ilang mga mangingisda sa bayan ng Bolhoon sa Cebu, hindi lambat ang ginagamit, kundi sumisisid sila gamit ang sibat na may nakataling lubid. Ito ang tinatawag nilang spear fishing. Pero ang kalimitang target talaga nilang hulihin ang mga naglalakihang isdang lapu-lapu na kung tawagin nila rito, pugapo. Sobrang mahal yun ah, 400 per kilo po. Pag nakahulik po kami ng mahigit kumulang mga 10 kilo, jackpot na ada yun. Pero dahil pwede itong maging kasing laki ng tao, napakadelikadong hulihin. Mahirap hulihin ang pugapo kasi pag tinamaan mo yun, mailap yun, malakas pa. Kailangan talaga dumug-dumugin mo ng tudong-tudo para lakas ng maghila ka ng baboy ba o kambing ba. Gaya ng nakainkwentro ng mangingisdang si Gregorio. Nakatusok dito sa may batok ng pugapo, tumagos dito sa gilid. Posible na nilaban yung isda kasi buhay yung isda, kaya siya nahila pababa. Sa tunggali ang pugapo laban sa tao, sino kaya ang mananalo? Tanay ko pang sinipir pero di na kinaya. Jackpot kung makahuli ng isdang ito. Sa laki kasi nito, mataas din ang presyo. Isdang lapu-lapu na kung tawagin sa Cebu, pugapo. Pero ang mangingisda mula sa bayan ng Bolhoon, sa pagpana ng isdang ito, ang buhay niya ang nalagay sa alanganin. Si Gregorio, bihasa na raw talaga sa pamamana ng isda gabi nitong February 14. Katandem niya sa panghuhuli ng pugapo ang pinsan niyang si Jeffrey. Diyan na kami namalagay kasi mayroong mga isda dyan. Bandang alas 9 raw ng gabi, balak na sana nilang umahon at bumalik na ng Pampang nung muli raw sumisid pa si Gregorio. Ewan ko kung anong nakita niya doon, baka yung pugapo. Meron kami kasunduan na pag malayo na, mag-blinker lang sa plus light. Yung una kong na-blink, nag-response pa siya. Pero makalipas ang 20 minuto. Doon ko na nakita yung floater niya na steady na. Andun sa silalim, tapos ulang tilaw silalim. Kaya agad sinisid ni Jeffrey ang kinaruroonan ng kanyang pinsan na nasa 16 feet ang lalim. Nakita ko na siya na nagkaganyan, nakaupo na parang may inayakap. Pag hila ko sa lubid, yung paa na niya na nasabita ng lubid, siguro intensyon niya na ay sabit sa kanyang paa yung lubid para mahila sa taas. Mabigat siya, inakap ko siya, tapos inaangat yung ulo niya. Wala na, nakalabas na yung dila niya. Doon ko na sinipiar. At nagulat na lang si Jeffrey sa kanyang nakita. Hindi lang pala kasi ang katawan ng pinsan ng kanyang naiahon. Isang pugapo na nasa 5 kilo ang bigat na nakatusok pa sa pana ni Gregorio. Siguro mga 4 feet ang haba. Nakatusok dito sa may batok ng pugapo, tumagos dito sa gilid. Posible na nilaban yung isda kasi buhay yung isda, kaya siya nahila pababa. Ang higanting isda, buhay na buhay pa raw nung naiahon kasama ni Gregorio. Pero ang mangingisda, patay na. Kalating oras ko siyang sinipiar, wala na siyang pulso. Based sa hitsura sa biktima, nalunod talaga. Pagdating sa ospital, nalaman na lang namin na nag-declare na yung doktor ng dead on arrival yung biktima. Ito yung ginamit ng ama ko, pamamana. Ito yung floater niya. Yung goggles at bracelet na wala. Yan na lang nakita namin niya. Itong mga gamit nito, nakauwi, pero ang papa ko hindi. Pag-abot namin doon, nakita na namin na nakandusin. Nasa gilid ng dagat. Tinay ko pang sinipir, pero hindi na kinaya. Wala siyang sakit dito, ma'am, na lang galing. Tapos yun lang ang sakit na uwi dito. Nung wala na lang buhay, tuliyak ako, nangiyak ang sakit ng dibdib ko. Parang sinisisi ko yung sarili ko na sana hindi nila ako pumunta sa gilid. Pero kung di ako pumunta sa gilid, baka ako yung mag-blackout kasi nahilo naman ako. Wala naman kaming ano sa kanya. Mas mabuti nga, nandyan siya eh. Kung wala pa, missing talaga si Gregorio. Siya pang nag-retrieve, siya pang dala sa bye-bye. Papasalamat din kami sa kanya. Pero posible nga kayang maging ganun kalakas ang pugapo para lunurin ang tao? Ang isda is a very strong. Kung nahuhuli mo siya, they can
pull you down. If you're going to spear it, dapat dito talaga, one shot, one kill sa hasang or sa gills ng isda para hindi na sila makahinga. If you go very fast down, tapos yung body mo hindi maka-adapt doon sa environment, may tendency magba-black out ka kasi malalim na yon. Kung nahimatay ka sa ilalim, heart attack ka, so ang last ano noon, result is drowning na talaga. Huwag pilitin na i-pursue ang isda doon sa ilalim, mas importante yung buhay nila kaysa yung catch nila. Yung mga paniwala kasi sa mga ibang tao kasi dito, pag nakahuli ka ng malaking isda, magbalik alay ka sa dagat. O pag hindi ka nagbalik, baka gantihan ka nila si Gregorio. Lagi ka nakakahuli. Galit kami sa pugapo na nakuha niya. Gusto ko nga sunugin yun eh. Pagkakita ko nun sa isda, ang sarap itapon. Sabi ko naman, kung itapon ko man lang, sayang naman din yung paghirap ni Junior na inuwi niya. Tapos kung itapon ko man lang, sayang din naman yung paghirap niya. Kinamatay pa niya yung isda lang yun. We will provide burial assistance. Ang pamilya po ay tatanggap ng financial assistance. Samantala, ang pugapo na nahuli ni Gregorio, ibinenta nila para meron silang panggastos sa burol. Pinatimbang ko na lang para malamang kapira. Binta namin yun is 2-4 lahat-lahat. Bukod dito, ginamit din panglibing kay Gregorio. Ang higanting biyaya, minsan may malaki ring kapalit. Sa San Jose del Monte sa Bulacan, sila talaga ang hari ng kalsada. Kaya naman taon-taon, meron silang karera para sa tatanghaling hari ng toda. Hindi mga kotse, SUV o truck ang maglalabanan sa off-road racing sa Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan. Kundi mga tricycle sa kanila kasing pista, kikilalanin ang pinakakilabot ng toda o ang kanilang Tricycle Operators and Drivers Association sa taunang off-road tricycle competition. First time ko po makapanood. Sayang. Gagaling ng mga riders. Ang pinakamabilis na makatatapos ng karera. Tatanghaling kampyon at mag-uuwi ng 15,000 pesos. Pero ang road to 15K, hindi raw madali. Ang kanila kasing racetrack, may mga hukay at rampa na paahon at palusong ang ilang bahagi kung hindi alikabok. Putik ang kalaban. Tatakbo po ng mga lalahok, 3 kilometers na paikot. Bawat isa pong tricycle ay iikot at oorasan. Kung sino po ang pinakamabilis, siya po ang papasok. Pwede pong sumali is basta po motor na may sidecar. Sino kaya ang kikilalaning hari ng toda? Sa simula ng karera, 21 ang kumasa, kabilang na ang defending champion na si Robert. 2019, first place po. Champion din po ako 2023. Ito po naman po yung 2002, champion din po ako, off-road challenge tricycle din po. Tapos ito po yung fifth place, 2016. Pinambabayad ko rin po ng ulugan ng bahay, bill ng kuryente, tubig. Pag may natira, bili ng bigas. Ang lamang daw ni Robert ang mahigit 20 experience niya sa pamamasada ng tricycle. 1,002 po ako nagsimulang bumiyahe. 3 pesos pa lang po ang pamasahe ng isang pasahero. Tapos ngayon po? 12 pesos po. At para masiguradong nasa kondisyon, 2 oras kada araw daw siya kung mag-ensayo. Kami
Minamastad ko lang po yung dating race na dinadaanan namin. Kung saan po yung delikado, tinatandaan ko lang po. Yung pong skill ko po na yun, dati pa po yun, nung ako'y binata pa. Hanggang dito ng tao po kasi talaga yung nililipad ng tricycle na ginagamit ko pala. Pero paglilinaw ni Robert, sa racetrack lang daw siya, kaskasero! Pagka po pampasero naman po yung ginagamit ko, takto lang po yung pagpapatakbo. Ang 65 anyos naman na si Tatay Lakay. Patutunayan daw sa karera ng mga tricycle na kalabaw lang ang tumatanda. Malakas pa ako. Tatalunin ko pang mga yon. Kahit pa sa 7 beses niyang pagsali sa off-road competition, lagi raw siyang olats. Palitong ba ko yun? Sugatan. Grabe lang po yung nasugat po. Nabiyak po. Tumamain pa ako nun. Kaya ang kanya raw mga anak, tutol sa pagsali niya ngayong taon. Kasi ayaw niya lang maglaro ko. Baka siyempre alam mo na yun, ma'am. Aksidente. Pero si Tatay Lakay, never say die. Sabi ko, hindi. Kaya-kaya po lang. Sabi ko, pagbigyan niyo lang ako. Masaya na ako kahit di ako manalo. Basta makalaro lang ako. Lalaban ako. Number one is the capacity and capability of the vehicle. Na ito ay dadaan sa off-road. Number two is the audience area to buy with barrier na pagka nagkaroon ng failure, they're fully protected. Walang other outside injury. Number three is the fitness of the rider as much as yung skills niya how to drive the vehicle. Para sa kaligtasan ng racers, may medic na nakaantabay. Nandito ang aming ambulansya at ang aming team para suportahan po ang programa sa anumang aksidenteng mangyayari. Meron daw silang sinasabing waiver para just in case na may mangyari kasi sa ayaw nila magsuot ng helmet actually dahil mud racing, naiilang daw silang gamitin ito. Bawat sulok po ng racetrack ay sinisigurado po namin na may nakatao para in case po may mangyaring problema ay agad po namin matutugunan. Sa unang round, ang 21 mga kalahok, isa-isang sasaba. Ang 10 may pinakamabilis na oras na matapos ang racetrack, pasok sa next round. Sa unang salang ni Tatay Lakay. Napalahaw agad siya sa putik. Namatayan man ang makina, tuloy ang laban. Pero pagdating sa huling obstacle, muli siyang lumubog. Kaya si Tatay Lakay, ligwak sa unang round. Dahil hindi ako nagsadyan. Habang ang defending champion na si Robert, minanilang ang racetrack, kaya pasok siya sa top 10 at uusad sa second round. Pero wag daw pakampante si Robert dahil ang pinakamahigpit niyang makakalaban, ang driver at mekaniko ring si JRP. Malaking bagay po na mekaniko na tapos driver ka pa. Kasi po, alam mo po, halimbawa, masiraan ka sa laro. Alam mo yung kung anong kakalikutin ka agad. Nakikipagkarera raw talaga ng motor si JRP. Pero unang beses siyang sumalang na tricycle ang kanyang dala. Yung tricycle po, pag kunting pagkakamali lang, talaga madidisgrasya po. Pwede tumaob sa'yo, kailangan magaling ka bumalance. Kabado man, meron naman daw nagpapalakas ng kanyang loob ang kanyang misis na si Marjeline. Basta po pag rider talagang sweet. Angkas kay misis ko kahit saan. Pag-uusapan niya, hindi pwedeng wala. Halika mo, gagawin ko tayo meron baby. Sa ikalawang round, si JRP na naka-helmet pa, halatang nahirapan. Kunti pagkakamali lang na liko, talagang matatabunan ka po ng sidecar. Pero natapos pa rin niya ang racetrack sa loob ng 5 minutes and 22 seconds. Kaya pasok siya sa top 5. Samantalang si Robert nagpalit pa ng gulong bago sumalang sa second round.
Natapos niya ang race sa loob ng 5 minutes and 32 seconds. Pasok din siya sa final round. Binago nila, inatras po nila. Kaya po ngayon, nahirapan po ako. Ngunit ang binabantayan daw ng lahat na pasok din sa top 5, ang dark horse ng race, ang jeepney driver na si Hepe. Manalo, matalo. Basta laro lang po. Hindi naman daw sa pagmamayabang, pero si Hepe, bihasa raw talaga pagdating sa motocross competition. Ito po ma'am, yung kauna-unahan ko pong sali. Kids, first place. Mga 13 po. Ito po yung pinakamalayo, FIM Asia po, sa Dumaguete po. One race lang po ito, itong tatlong champion po. Lahat po ng kategory kong sinalihan ko po, puro champion. Tatlo po sila nag-champion po ako. Sa huling round, ang top 5, apat na beses na iikuti ng racetrack. Ang may pinakamabilis na oras ang siyang mag-uuwi ng 15,000. Si Robert sumabak na sa last round. Nagpakitang gilas si Hepe. Huli namang sumalang si JRP. Pero ang tanong, sino sa kanilang tatlo ang may pinakamabilis na oras? Ang defending champion na si Robert, bigong madepensahan ang kanyang titulo. Nagtapos siya sa ika-apat na pwesto. Ginawa ko naman po yung kaya kong gawin eh. Coming in at second place, ang mekanikong si JRP. Nag-uwi siya ng 10,000 pesos. 10,000? 3 seconds na lang yung agwat, hindi pa kinaya. Pero okay. Masaya po na ano, may uwi sa... At ang kampyon sa Tricycle Off-Road Challenge sa taong ito, ang tsuper ng hari ng kalsada o ng jeep, na ngayon, hari na rin ng toda, si Hepe. Kaya bigyan ng 15,000. 15,000? Ngayon lang po talaga pinalad. Masaya po kasi hindi po namin talaga hangat na mag-champion eh. Libangan lang po eh. Pero sa mga hari ng toda, paalala lang po. Sa racetrack lang dapat beast mode, hindi sa kalsada. Sa adobo, sigurado tayo, kahit hindi ilagay sa refrigerator ng ilang araw, pwede pa rin kainin. Pero bakit kaya ang mga kumain ng adobo sa isang bayan ng Agusan del Sur na food poison daw? Kumpara sa maraming Pilipino, adobo is life. Dito sa Esperanza, sa Agusan del Sur, sa Mindanao, adobo ang itinuturong dahilan para ang buhay ng nasa mahigit 200 tao na binigro. Sabi, taga-barangay Tandangsuran eh, tapa sa salon. Ang mga biktima, siksikan sa ospital. Esperanza. Minuto-minuto pa ang pagdating ng mga ambulansya. Nabot na ang isuetso. Halos na lang mga bata. Napay mo tulod. Dito sa gym ng katabing barangay, binigyan agad sila ng first aid. Baka barangay yan gano'y. Ang kanilang mga swero, isinabit na muna sa pinagtagpi-tagping kahoy. Marami na gansirang wala pa yung dextrose po, ano? Nakasiguro makapasok kinabuhay nila sa home. Lahat sila ang sinisisi sa kanilang pagsusuka ang kinain nilang atay ng manok na inadobo. Dami may siya glasa, pero nalagi tuwi time nga sa isa kapaklans nga nakakaunjog kong pait nga atay. Halang, nalagi ulod. Nadismaya po ako kasi, panis na. Tatlong beses ko po siyang inamoy, sabi ko, mabaho. Durog-durog na yung atay.
ka, napulo lang kong nagsuka. Nawa akong pananaw. Doon na nag-alburuto yung matiyan namin. Putla na, mayroong hindi na nakakalakad, mayroong kinumbulsyon ata yung isang bata. Saan ba nang galing ang adobong atay ng manok na hinihinala nilang kamuntikan na sa kanilang pumatay? Isa sa mga nadali ng literal na pamatay na lasa ng adobo ang 7 taong gulang na si Ate Joy at ang 10 taong gulang na si Christine. Natatakot na ako kasi sinabihan ako ng mga kapitbahay ko baka late reaction daw. Kaya huwag nang patagalin ko, biglang lumala kaya sinugod na namin dito. Sa 216 na mga biktima, humigit kumulang 60 mga bata. Ang pinakabatang biktima, ang 1 taong gulang lang na sanggol. Maliit na katre, anim kami mag-ano, unahin ko yung ito at saka yung maliit ko kana, ganun lang kami, maglingkod. Nagsimula raw ang lahat nito lang Lunes nung nagsagawa ng mass feeding ang isang non-government organization para sa mga nasalanta ng baha. Pagdating ng alas 12, pumunta kami doon yan, nagbigay ng pagkaon, gutom na kami, kasarap kay kainin, kaatay at saka itlog. Dito namigay ng mahigit 1,000 food packs sa mga residente, guro at estudyante ng Tandang Sora Elementary School. Kami lahat ang nandun sa social hall para tumanggap sa mga packed lunch. Ang laman ng packed lunch, kanin, itlog at adobong atay ng manok. Yung atay at saka yung hinating itlog, medyo nadurog na. Nagmamadali na kasi ako kasi meron akong klase. Hindi ko na inintindi kung ano yung amoy. Basta kinain ko na lang. Pero matapos nila itong kainin, ang tiyan ni na Teacher Janet, nag-alboroto na raw. Then nag-continue po ako sa pag-klase. Almost 1 hour ata yun. Napansin ko na na medyo sumakit ng tiyan ko. Sumasakit na rin yung ulo ko. Sumusuka na talaga ako. Ang mag-asawa na Mang Arman at Manilyn, nung nabalita ang may libreng pagkain, 2 oras pang naglakad pababa ng bundok. Diba may magdungag kay nagsalig lagi mi ato kay mangyawat lagi mi. Inuwi nila ito, pero matapos nila itong pagsaluhan, sabay-sabay ring sumakit ang kanilang mga tiyan. Karang akong 5 ka anak, yung ko sir, dagaok sakit. Naghilak na itong akong ulitao kay sakasakit sa iyang tiyan. Para makahingi ng gamot, sumugod sila sa barangay. Bandang alas 3 po ng hapon, umabot na sa punto na nahihimatay na po yung iba. Akala ko po talaga may mamatay na. Hindi ko inaasahan na yun ang mangyayari sa aking barangay. Nawagan po ako sa aming handheld radio na wag nang kainin kung meron pang natira. Ang ginawa nila, binigay doon sa aso. Pati yung aso po ay nagsusuka rin. Dahil limitado lang ang supply ng gamot sa barangay, kailangan pa nilang sumakay ng maliit na bangka o pump boat at tumawid ng ilog. Marating lang ang pinakamalapit na ospital. Una na pinapunta ko sa ospital is 2 bangka na mga pasyente. Akala ko yun na yun. Hindi pa pala. From 2:30 around 3 o'clock p.m. hanggang gabi. Wala talaga yung putol. Yung pump boat nga, pagkarating pa lang, sakay agad. Yung mga pasyente, nagsisigawan kasi gumigiwang kami. Yung biglang gumanon yung bangka na sinakyan namin. Yung iba nagsusuka, nakahiga na sa lapag, yung iba nakatuwad na sa sobrang sakit. Kami na kabula kayo, kayo tanan ng hospital, dagan mo kayo eh. Doray ko diyan, pagkalugoy na ba nato ani, pati bata. Truma na dito, ani na kami tabo. Binigyan namin po ng intravenous fluid po, binigyan namin ng yung gamot po sa pagsusuka, sa sakit po ng tiyan. Dahil 15 beds lang ang capacity ng ospital, 2 hanggang 4 na pasyente ang pinagkakasya sa isang kama. So, ano yung sitwasyon pa rin sa Kerensa? Halos ta ng mga bata. Magka-poisoning. 142 po yung inadmit namin dito noong first and second day ng pangyayari. Hindi po namin kaya talaga lahat. Tinulungan po kami ng Provincial Health Office. Kasi wala naman kami kinain na iba eh. Itlog at saka atay. Maraming factors that could influence the growth of bacteria in food. Meron tayong acronym na tinatawag na FATTOM.
So FATOM stands for food, acidity, time, temperature, oxygen, and moisture. Mapapansin natin mga adobo, hindi agad basa nasisira because of the acidity. Because bacteria, actually, they don't like too acidic food. Siguro sa preparation ang reason. Malayo yung lugar namin, yung sasakyan, makaranas ng init ng araw. Masa-masa pala yung atay eh. So yun, isa na rin yun sa reason siguro na nakasira. Kinuhanan ng aming team ng panig ang nagpamahagi ng packed lunch, ang Red Cross, anila. Siniguro naman nilang maayos ang paghahanda ng ipamimigay na pagkain. We have protocols. Naglagay ka ng ganyan food truck. Kailangan yung food handling mo maayos. At that time, we had already fed 70,000 people. Wala nagkakasakit. So kung bigla nagkasakit, binakain mo ng 1,000, nagkaroon ng sakit yung 216. Aba, may pagkakamali tayo. Pati nga raw volunteers nila, ito rin ang kinain. Pero hindi naman daw sumama ang tiyan. Kaya ang iniisip nilang dahilan, ang tubig na posibleng ininom ng mga residente. Lahat ng mga bisita namin, nakainom po ng tubig namin. Pero sa awa ng Diyos, wala naman silang nararamdaman na ganun na klase na pangyayari. Hindi po ako makapapayag na tubig ang idahilan nila para matakpan lang ang kanilang mga kapalpakan. Sa batas kasi natin, Article 2176 ng Civil Code of the Philippines, kahit na sabihin natin maganda intention or hindi naman nila sinasadya, kung sa pagdadala nila ng pagkain, nainitan ito pero hindi nila chinek na hindi panis, yung pagkapabayaan ay maaaring magdulot ng danyos doon sa mga nagkasakit dahil sa kinain nilang pagkain. Samantala, ang Red Cross nangakong tutulong sa mga pasyente, sinagot nila ang bayad sa pagpapa-ospital. IV fluids. Nagbigay kami ng mga paracetamol, nagbigay kami ng antibiotics. Nalungkot ako because we're always very concerned. Kaya kami nandun dahil marami nahihirapan. At talagang todo ang trabaho ng mga tao. Nitong Miyerkules, lumabas na ng ospital ang mga pasyente. Ka-upat na niya biyahe. Hindi naman natin inaasahan na ganun ang mangyayari. Hindi na ako magsasampa ng reklamo. Matagal nang hinahangad na makaroon kami ng kalsada para po kung may emergency man, hindi na kami kabado na mag-transport sa aming mga pasyente. There's a project from DPWH, yung circumferential road ng province ng Agusan del Sur, going from Nuevo Trabajo, traversing to Barangay Tandang Sora. Ongoing, unfortunately, for the past year, kasi yung palaging umuulan dito, pinaplano naman talaga namin yung mga ganon. Of course, we're bounded and we are limited by our resources lang. But of those are already nandun na sa mga comprehensive development plans namin. Hopefully, hindi masyadong magtatagal para may mas madaling access yung mga taga-barangay natin. Sa lahat ng pagkakataon, dapat bago, malinis at ligtas ang tubig o pagkain man. Taga-barangay Tandang Sura ni Topa sa sunod. So halos na ng mga bata. Dahil mga pampahaba ito ng buhay, hindi pang-agaw buhay. Sa kailaliman ng gabi, ang mga residente ng ilang barangay sa Pangasinan nababalot daw ngayon ng takot dahil sa di umano gumagalang miyembro ng kulto na nangangatok. Kani? Wala ko na. Sa Facebook Live na ito, bakas ang takot at pagkabahala ng mga residente ng Barangay Tanolong sa Bayambang, Pangasinan. Lahat natataranta sa mga kumakalat na kwento na sa kanilang sityo, di umano, may lumilibot na mga miyembro ng kulto. Nar. Akin na. Nakaputi sila tapos may kandila. At ang gumagala-gala raw sa kanilang lugar, ang siya rin daw
kumakatok sa mga bahay-bahay para di umano makapambiktima. Sabi naman nila, kumukuha daw ng mga dalaga yan at ipapatubos. Yung sa balita nga po may mga armas, baka ano gawin, kaya po yun natakot po kami. Kwento ng isa sa mga rumesponding tanod gabi nitong Martes nung nakatanggap sila ng tawag sa barangay. May lalaki daw na namataan sa may gilid ng maisan. Natakot sila dahil may mga balibalitang kumakatok sa mga bahay. Ang humingi ng saklolo si Jovelyn. At ang sinasabing di umano kulto, nakainkwentro pa raw nila mismo. Dire-diretso po sila nakahilera na may kandila po ba yun. Naka-white lang po sila ng t-shirt. Pero yung ulo po hindi po namin nakita. Yung mga kasama po namin, kumuha po sila ng armas po nila para sakaling may mangyari, makalaban po. Hanggang ang mga nakaputi, naglaho na lang daw na parang bula. Siguro sila mga kultus kasi bakit sila bigla-biglang nawawala? Ha? Mamiro. Kaya anong nangyura? Ang nadatnan lang po namin doon sa area, yung mga taong nagkakagulo na may daladalang itak, pamalo. Hindi naman natin masigurado kung ano ba talaga yung mga yun dahil wala naman po talagang katibayan at patunay. Ang mga taong nakaputi, nakita rin daw ni na Reagan na humarang pa raw sa kanilang daanan. Pumunta kami doon sa Sinda, nag-tricycle kami, kasama kong asawa ko, anak ko. Alas 8 po ng gabi. Pagbalik namin, may umakyat na lalaki doon sa daanan ng tricycle namin. Nakaputi sila, tapos may kandila. Nakikita po yung itsura niya kasi po parang madre po siya yung tignan po. Ang isa nila di umanong miyembro, pinuntirya pa raw ang gamit nilang tricycle. Inila yung tricycle ko. Sabi ko sa asawa ko, kumapit ka, umiiyak yung anak ko. Natakot po ako na anong klase silang tao. Pagkalingon ko, may isa pong nakabitin doon sa career po ng tricycle namin. Nung nabitawan niya, nagpatakbo ako ng malakas. Sabi ko sa Panginoon, tulungan niyo po ako kasi di ko po alam ang gagawin ko nito. Dito po yung nangyari po sa amin. Nakita po yung tao dito na umakyat. Sa takot ko talaga, pinabilis ko na yung takbo ko. Ang mga nakita nilang pumaparadang nakaputi, ang siya ngayong kinatatakutang umiikot at itinuturo nilang siya rin daw kumakatok sa mga bahay-bahay sa barangay Tanolong. Gaya ng naranasan ni Vivian, nito lang daw Miyerkules. Mag-11 na po ng gabi kasi nasa kwarto na kami. Unang narinig ko yung mahinang katok lang siya. Tapos umulit siya. Maingay na yung aso, tapos parang may tumakbo papunta doon. Naulit na naman yung katok. Nagpanik na rin ako dahil kami-kami na nga lang dyan. Sabi naman nila, kumukuha daw ng mga dalaga yan at ipapatubos. Sinilip ko sa bintana, nakita ko yung ano. Hindi ko binuksan kasi ano, baka may dala siyang itak o bare. Ang mga misteryosong nangangatok, umaatake na rin daw sa katabing barangay na inirangan. Mga bandang 9:20, ang nakita ko po doon, limang katao na padaan sila sa papuntang bukid. Nakabunit lang. Hindi ko po nakilala kung sino po mga yun. Kabado po ako talaga dahil ako lang mag-isa po doon. Ang mga tanod, gabi-gabi tuloy na nagro-ronda. Raulo daw kami. Gawa-gawa lang daw po namin yan. Sabi ko sana makaranas sila para malaman nila. Pero yung mga nakakaranas, takot na takot sila. Yung sa balita nga po may mga armas, baka ano gawin, kaya po yun natakot po kami. Ang takot ng mga tigabayambang lalo pang tumindi. Nung kumalat na online ang videong ito, na pruweba raw na meron talagang gumagala sa kanilang kulto. Sa video, makikita ang isang grupo na nakasuot ng puti, may hawak na kandila. At tila nagpo-prosesyon kahit pa raw 10 oras ng gabi. Ayon sa mga komento, ang kulto, totoo po yan. May mga nag-chat na din sa akin kagabi, meron nangyari katok bahay. Kumakatok sila sa bahay kung sino yung gusto nilang targetin. Ang mga nasa video, posible raw na ang kinatatakutan nila ngayong kulto na nag-iikot at kumakatok pa sa mga bahay-bahay.
kalagitnaan ng aming shoot sa barangay Tanolong nito lang Webes, ang mga kagawad at tanod nakatanggap ng report. Sa Sichukambuka po tayo pupunta. May nag-report dito na meron daw pong nakitang dalawang babae na nakaputi. Kahinahinala daw na galaw. Hindi nila kilalang anong tao. Kinakita ko po silang dalawa. Opo. Parang yung isa po nakaharap sa akin. Nireport po kasi balibalita ngayon dyan na marami pong kakatok sa bahay-bahay. Wala naman po kaming nabutan. Yun po yung hindi natin masigurado kung kulto po ba talaga. Para mabigyang liwanag ang punot dulo ng takot ng mga residente, hinanap ng aming team ang mga tao sa likod ng kumakalat na video. Hanggang natunto nila ang isa sa kanilang miyembro na buong tapang na nagpa-interview. Opo, kami po yun. Gayunman, tahasan niyang itinanggi na isa silang kulto, kundi mga miyembro raw ng sekta. Kami po ay rehistrado sa sekta. Kaming munting paraiso ng Diyos Padre Eterno ay naninindigan na ang Diyos namin ay ang Dr. Jose Rizal. Nagsimula sa bayan ng Alambalag na maraming uri ang Rizalista. Hindi naman pare-pareho ang pagkilala nila kay Dr. Jose Rizal. Ang pinakaugat po ng samahan ng Rizalista ay ang Ignacio Coronado. Dr. Jose Rizal, o yung matandang mahaba ang balbas, yun ang aming Diyos Ama na sinasabi nga ng aming mga ninuno na si Dr. Jose Rizal pag araw ay matanda, pag gabi ay bata. Sinasabi nilang kulto yon, ay yun talaga ang kultura ng amin mga ninuno. Kami ay kultura ng Pilipinong Pilipino. Nagprosesyon daw sila nung sila'y na-videohan ng nakaputi at may hawak na kandila na bahagi raw ng kanilang panata nito lang nakaraang buwan. Kumakanta lang po kami na may bit-bit mo na kandila at naka-white t-shirt po kami. Nag-uumpisa yan ng alas 12 ng gabi. Kailangan talaga kung sa dilim, mas maganda yung matahimik ang palibot. Ang hawak ko po is yung permit po namin during po ng aming procession na 9 days. Eh, hindi po kami yung kumakatok sa mga bahay-bahay po na sinasabi po nila. Hindi po kami kulto. Nire-respeto po namin yung ibang religion at sana po respetuhin din sana nila yung religion po namin. Pag sinabi mo kasing kulto, isa itong grupo o samahan ng mga tao na may iisang paniniwala. Kaya nagkakaroon ng negative connotation dahil sa pagiging iba ng kanilang pamamaraan. At minsan, sinasamahan ito ng mga kwento na mga katatakutan. Hindi negatibo ang isang kulto. Kailangan lang maging discerning kung ito bang grupong ito ay tama at matuwid. Pero sino nga ba ang mga misteryosong kumakatok sa mga kabahayan? Ayon sa isinagawang investigasyon ng LGU ng Bayambang, ang mga sinasabing kumakatok sa mga kabahayan, isa raw lalaki na may kondisyon sa pag-iisip. Kami po ay nakakuha ng CCTV video and statements. Siya po ay nagkakatok-katok sa mga bahay upang manghingi ng pagkain sa ating mga kababayan na itigil po yung ganitong pagkakalat ng maling impormasyon. Ayaw po namin na magkaroon ng takot. Ang isang maliit na impormasyon na pwedeng lalabas ay malaki ang epekto. Huwag po kayong mag-alala, marami pong friendly forces na nakadeploy. Sana sa mga hindi naniniwala, samahan na lang kami ng dasal. Mag-ingat lang sila. Huwag silang matakot. Pag mayroon silang nalaman na ganyan o kaya'y naramdaman sa bahay nila, ipaalam lang nila sa akin at kami re-responde agad. Ang mga misteryong nababalot sa dilim, mas mabuting hinahanapan ng kaliwanagan. Para ang takot, hindi tayo laging kinakatok. Malaking isyu ngayon sa buong mundo ang mga obra na nakadisplay sa mga museum na nakaw pala. Ganito rin ang paratang ng mga tigabolhoon sa Cebu sa matagal na nilang hinahanap na obra na di umano ninakaw sa kanilang simbahan at nakadisplay pala sa National Museum. Paano nangyari ito?
May bagong i-exhibit sa National Museum. 4 na piraso ng antigong panels. Makasaysayan ang mga ito dahil pinaniniwala ang gawa pa noong early 1800s. Pero ang anunsyong ito ng National Museum naging kontrobersyal. Ibalik niyo yan sa bolhoon. These panels are stolen. Ang 4 na panel kasi na nasa kustudiya ngayon ng Pambansang Museo, pinaniniwala ang mga ninakaw sa simbahan ng Bolhoon sa Cebu noong dekada 80. Nawala ang integrity ng Bolhoon Church. Pag-aari ng Bolhoon Church yan. Dapat ibalik nila kasi matagal na rin namin hinahanap yan. Paano ito napunta sa National Museum? At kung sakaling ito nga ang mga nawawalang Bolhoon panel, maibabalik pa kaya ang mga ito sa pinanggalingan nitong simbahan? This is one of the oldest churches in the Philippines. It was built in 1783. Ang simbahan ng Bolhoon o ang Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima, kinikilalang Center of Faith ng Bolhoon, idineklara ng National Museum bilang National Cultural Treasure. Tinatayang 400 taon na ang tanda nito. Matikas na nakatindig sa sentro ng Bolhoon at nakaharap sa may dalampasigan. Ang Bolhoon ay isa sa pinakaunang mga parokya na established ng mga paring Agustino. Malaki ang papel ng Bolhoon for the spreading of Catholicism in the South. Ang Bolhoon is nasa tentative list ng UNESCO World Heritage Site. Ang bayan ng Bolhoon sa Cebu, tahanan din ng mga mahahalagang historical artifacts. Sa loob ng tinatawag nilang El Gran Baluarte o Campanario, makikita ang sinaunang selda nung panahon ng mga Kastila. Sa pader nito, may mga sinaunang guhit ng barko na natatanaw daw ng mga preso noon mula sa kanilang kulungan. Pinapasan po nila yung isa't isa para makikita nila kung ano ang nandoon sa labas. Habang sa courtyard ng simbahan, nahukay ng local archaeologists ang ilang mga labi, suot ang ilang mga lumang alahas. Ang nahukay dito is yung mga bones, meron tayong mga jewelries, at meron tayong mga ancient jars. Kabilang na ang misteryosong hikaw na tinatayang ginamit noon pang 1500s na posible diumanong isinuot ng mga pinuno gaya ni Lapu-Lapu. Itong mga hukay na ito, this proves na meron tayong kultura o sibilisasyon nang hindi pa dumating ang mga Kastila. Sa kanila namang simbahan, makikita ang pulpito o kung saan tumatayo noon ang mga pare o praile. That was designed because there was no microphones during the time. Meron siyang tinawag na tunavos in Spanish, that is the sounding board that would amplify the voice of the priests. Sa harap nito, nakadisplay ang panels na tinatayang inukit noon pang 1800s. It's unique to Bolhoon, ang decoration niya. This is clearly made of Filipino na hardwood. Ang pulpito ng Bolhoon Church, merong 6 na panels. Ang isang panel, may imahe ni St. Leo the Great at ang natitirang 4, kung saan metikulosong nakaukit ang iba't ibang imahe ni na St. Thomas of Villanueva, St. Ambrose of Milan, St. Gregory the Great at St. Augustine of Hippo. Yung mga panels ng pulpito, they are considered sacred kasi they are part of the iconographic program of the church as tools for evangelization. Ang purpose kasi ng mga iconography sa simbahan is para ang mga parokyano can learn sa buhay ng mga santos. Wala pang TV at that time. This would have been the best tools for teaching. Pero taong 1980, saktong magsisimba ang mga parokyano ng simbahan ng Bolhoon nung nagulat na lang daw ang ngayoy 88 anyos ng parokyano ng simbahan na si Tatay Charlie nung nadiskubre nila na ang 4 sa 6 na panels ng kanilang pulpito nawawala. Pag simba na mo Linggo, diyan kami mag-aupo dun sa ilalim ng pulpito, yung aking asawa. Nakita namin na yung wala na ang dingding. Sino nagnakaw diyan? Ako'y nakadyote sa panahon sa nawala ng panel. Buntag ito, mga alas 9 sa buntag. Uban ang hipe, tanaw giyod o kinuod bang nawala. It's just like that your own house is being robbed. It really pains ba na the church, no, is indeed the victim.
Sa anim na panels ng bulhoon, tanging ang may imahe lang ni St. Leo the Great ang naiwan sa simbahan. Sa una, gold yung design ani. Dili ni nani, replika na lang ni siya karon, gibutangan na dahil ni nilagbag-o. Ang bulong-bulongan noon, may nakakita kasi na isinakay ng bangka patawid na dagat. From 1782, when construction began, under ito sa Agustino, and then until 1949, matagal itong turnover ng mga Agustino because marami itong mga treasures inside. May inventaryo yan kung ano ang nandyan. When it was transferred to the archdiocese, maraming nawala. There's a report that it's the parish priest at the time, the perpetrator of unlawful taken of those panels. There was an initial investigation. Base sa isang dokumento, hindi lang daw panels ang sinasabing ninakaw sa simbahan noong dekada 80. Nawala rin ang isang set ng altar na gawa sa pilak, crucifix na gawa sa ivory, at gold-plated chalice. Siya nga pinagbibintangan na parang naging inside job. Hindi makapagmisa yung pare kasi nga hindi siya pinayagan gawa nung may nawalang gamit sa loob ng simbahan. Yung nangyari yung alleged larceny or robbery in 1980s, may kaso na pong na-file against the incumbent priest noon. But it was dismissed because of the failure to prosecute. Ang nagawa lang nila, if I remember correctly, is when they noticed in the 80s na most of the things were nawawala, many of them would no longer go to the church. Makalipas ang mahigit apat na dekada, nito lang February 13, ang dating tour guide ng Bulhoon na si Orlan may napansing nakapost isang religious artifact na malaki ang pagkakahawig sa ninakaw na apat na panel sa kanilang simbahan. Parang tumaas yung energy ko na ito na yung apat na panel na hinahanap namin. Nireport ko sa chairman ng Cebu Archdiocesan Commission for the Cultural Heritage of the Church dito sa Cebu. Ito yung nawawala. In the 1980s, ang University of San Carlos Cebuano Study Center pumunta sa mga simbahan sa South at dinocument ang mga parts ng mga churches. So much black and white man ang photos, but you can see clearly, kikita mo, ito talaga ang mga panels na nawala. There are 6 panels na tay unom ka panels na tumakita sa Ambo. 4 are now in the possession of National Museum. 1 is in the possession of the Museum of Bulhoon. And there is still 1 that is accounted for. Og money ang amuang tanawon, kung hain na kini, og kung naamanggani mga tao nga adunay kahibaw. May tungod kung asa na kinimaong panel. Noon na nagsimulang umingay ang panawagan ng mga tiga-Bulhoon sa National Museum na ibalik ang sagradong panels sa kanilang simbahan. Let us just understand this very clearly. Those panels are not only religious artifacts because they belong to what has since been declared a national cultural treasure. We request the National Museum to return these treasures so that they may be rightfully put back where they belong. Of course, now we are doing our best as the Commission of the Archdiocese of Cebu. Talagang pinaghirapan namin lahat na maibalik yung mga panels. This is part of the community and it has layers of significance and meaning. Hiningan namin ang interview ang National Museum of the Philippines pero hindi sila sumagot sa aming paanyaya. Sa una nilang inilabas na pahayag, iginiit nilang legal ang paraan kung paano ito napunta sa kanilang kustodiya. We recognize the broader historical context surrounding the Roman Catholic Parish Church of Patrocinio de Maria Santissima in Bulhoon, Cebu. It is noteworthy to emphasize that our donors procured the specific panels through legitimate means, highlighting their commitment to ethical acquisition. Moreover, the donors' decision to acquire these artifacts and donate to the Philippines reflect their dedication to preserving cultural heritage and promoting patriotism. Ang apat na panels, idinonate daw sa kanila ng isang pribadong kolektor. Wala raw silang ideya kung nasaan na ang isa pang panel na nawawala at bukas daw sila na makipag-usap o makipagdayalogo. In the meantime, in order to prioritize the welfare of these panels, we will continue to pursue preventive conservation measures necessary to prepare them for the public display in due course. This demonstrates our steadfast dedication to fostering understanding, appreciation, and access to our rich cultural heritage for all Filipinos. May separate tayo ng batas dyan, yung anti-fencing law of 1979, Presidential Decree 1612. Sa batas na to, hindi kailangan na yung
Nisala kasali doon sa pagnakaw. Ang requirement lamang ng batas para ikaw ay mahabla is ikaw ang may hawak. So, the last person who was found to be in possession of these items that were taken out without the consent of the church should be held liable. And the National Museum officials also can be held as principal by direct participation because they accepted that. Sinubukan din naming hingan ng pahayag ang mga nag-donate ng panel sa National Museum pero hindi sila sumagot sa aming mga email. Samantala, nito lang Biyernes, ang LGU o Local Government Unit ng Bolhoon at pamunuan ng National Museum nagkaroon ng pribadong pulong ang aming team. Pinayagang makuhanan ang pag-uusap. Sama po aming council to formally hangin ang aming resolution and letter requesting sauli po yung panels na i-donate po sa inyong museum. Because laws are not yet so strong, wala tayong test case on this eh. Proving ownership is one thing, but how about regulating heritage properties? We also have to consider that these are church properties. Ano yung patakaran ng church when it comes to these things other than just hinging responsibility upon the parish priest, no, as administrator? Meaning everything should be under discussion. Ayon kay Attorney Tirol, Director 2 for Visayas ng National Museum, kinikilala nila ang isinumiting resolution pero kailangan pa raw munang idaan ito sa dialogue sa pagitan ng National Museum, ng LGU ng Bolhoon, ng Archdiocese of Cebu at ng Provincial Government of Cebu na gagawin mismo sa Cebu City. Given na this can actually be a test case for all of us, it's also good for all of us to come together from the church, LGU, national government. Now we work on this na proper recovery and also developing magiging system in place sa pag-repatriate o pag-sauli. Siguro pag may mga collections tayo na dubious yung provenance, siguro an act of goodwill, nga mabalik nato kini mga butanga, ngantog yun sa ilang original nga provenance. Pag mabalik ito, it spells hope for all other churches, hindi lang Bolhoon. Panalangin ngayon ang mga tiga-Bolhoon sa lalong madaling panahon maibalik ang ninakaw sa kanilang panels. Lalo't hindi lang ito malaking bahagi ng kanilang kasaysayan. Simbolo rin ng kanilang matibay na pananampalataya. Halos buong barangay ng Tubod-Duguan sa bayan ng Dumanhog sa Cebu, nagbayanihan para hanapin ang 18 anyos na si Renzo. Ang binata kasi mahigit isang linggo nang nawawala at ang paniniwala, kinuha ito ng engkanto. Napakalaking biyaya ng kalikasan kung ituring ng mga tiga Dumanhog Cebu ang kanilang kagubatan. Dito sila nakakakuha ng kanilang kabuhayan. Pero alam din nilang ang sukal nito may itinatagong peligro. Tahanan ito ng mga makamandag na hayop at insekto. Wala ritong maayos na mapagkukunan ng tubig. At higit sa lahat, ang gubat punong-puno ng hiwaga. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng mag-asawang Paquito at Alicia nung nawala ang 18 anyos nilang anak na si Renzo na pinaniniwalaan nilang naligaw at ginawang bihag ng gubat. Sakit tayo, sir. Pag hindi natin makita ngayon, wala na tayong choice, baka patay na yun. Kaya ang buong barangay nagbayanihan para hanapin si Renzo sa gubat. Renzo! Kaya ka ba mapunta? Asa ka man! Pule din eh! Pero ang pinakakinatatakutan nila ang paniniwalang may kumuha kay Renzo. Itaguan siya, silingo na to. Nasaan na nga ba si Renzo? February 8. Nung umalis ang mag-asawang Paquito at Alicia para magsaka at mag-uling sa gubat, naiwan sa kanilang bahay ang panganay na si Rowena, tatlo pa nilang maliliit na kapatid at si Renzo. Pero pag-uwi, kinahapunan ni Paquito. Wala naman si Edre. Taan ako niuwi ng magulang ni Renzo. Kuday, asa man si Renzo?
Diyara ko sa sulod sa balay na sa Renzo, diyara sa lawas. Paglanta ko niya, nawala naman siya. Hindi naman daw ugali ni Renzo na umalis ng walang paalam. Ari naman sa palibos kung balin ko kung baon maglingkod. Hindi siya matubag, pero mauli agad siya. Di akong gisang gisampit. Renzo! Hi, come on! Kung katosik kong sampit ni hantod hapon, wala mo siya matubag. Hantod naman na gabi eh. Nung araw na yon, hindi umuwi si Renzo. Kaya kinabukasan, lumapit na sila sa barangay. Tumawag sa akin yung konsehala namin. Sabi niya, ma'am, nawawala yung anak ni Alice. Naabot mi ato sa nakalilain ng bakanang barangay. Kasi kanang tulo ka barangay na among naalto, wala kami na ilhan nga dito siya. Kaya wala mo siya nakita. Ang kanilang pinangangambahan, si Renzo, baka naligaw sa gubat. Ginalugad nila ang masukal na kakahuyan. Pero lumipas ang dalawang araw, hindi pa rin nila mahagilap ni Anino ni Renzo. Kaya sa ikatlong araw ng paghahanap, nagpatulong na sila sa vlogger na si Juan. Pwede ba daw magamit yung drone ko? Gusto nilang magpalipa dito sa bundok. Maon na di ang bungtura, amog yun ang kung anong diyan. Si Juan, kasama ang mga barangay tanod, pinasok ang gubat at isa-isang inakyat ang dinaanan nilang apat na bundok. Pagdating sa tuktok, pinalipad ni Juan ang drone sa pag-asang makikita si Renzo mula sa ere o kahit na anong bakas nito. Ang nalakad namin 30 kilometers lahat. Pinuntahan namin yung kuweba na yung supply ng tubig na dito. Sumao ni ang lungag nga ato at toon mga guys. Basig na adiray tago. Walang tao doon. Pagsapit ng ika-apat na araw. Wala taka ko agdiin po siyang kuana po matulong. Kuan lang yung may ato ba? Nagaguo lang yung may mind. May ganahang matulong. It depends on the age and personal well-being of the individual. Kung paano siya makakasurvive for like no food and no drinks at all. There are sources of water. But the problem there is yung tinatawag nating linis. Although marami tayong greens sa forest, but we are not sure if these are safe. Dahil desperado na sila, lumapit na sa albularyo. At ayon dito, hindi raw talaga nila basta-basta mahahanap si Renzo. Dahil si Renzo di umano, itaguan siya siling una to. Year 50s pa. May history din dito na may babae daw na wawala doon sa tinatawag nilang na puting pangpang, yung lamisang bato. Ang batong tinutukoy ni Juan, matatagpuan daw sa pusod ng kagubatan. Dito na may naalala si Paquito nung araw na nawala si Renzo. Kung ako bisaka sa taas, nangumpay ko, itutukoy na ko ang kakahuyan diha. Turi ako sa mga munanambal nga ako kuno diha, nakasala nga nangumpay ko, nakaigo ko kuno kong bata, maong gibugti po akong anak. Gusto may itong mayulatang nalang kapwa na may tip sa mga nitisin ka nga kapwa nga nanimako dito ka sa mabokap. Ato lang yung sulaya ron. Sa pagpangita? Pagita. Sa kulang kaya ako kay tao ang kita sinarang. Pakita na ito ka. Mayulat ko. Pero lumipas na ang tatlo pang mga araw. Bigo pa rin silang makita si Renzo. May nang dilit trabaho si Roy. Wala yung masulod sa mong ulo mong trabaho man. Takaon buot may dilit kaon. Din ang taga na ang kaon. All kayo basirba nga hunaon. Ibon anak ko ang anak. Ah, sakit. Ayun si Roy. Ay, din ang takaon ako nagtarong trabaho si Roy. Pag hindi natin makita ngayon, wala na tayong choice, baka patay na yon. Ang kinakapitan na lang ni Napakito ang sinabi ng albularyo na si Renzo mahahanap sa ikasyam na araw mula nung ito'y nawala. Sa ikawalo ka mag-iad to, maupod iyang kuhan sa kong bata, nung ikuhan sa dili ng una to. Noy, buhi pa ba kong anak siya? Kinidong, buhi pa ni, wala pa atya, uma, puli niya siya. February 17, ikasyam na araw ng pagkawala ni Renzo. Habang naglalakad sa kalsada na 1 kilometro ang layo mula sa bahay ni Napakito, ang kapitbahay nilang si Carmelita may nakitang pamilyar na mukha.
si Renzo. Naglingko si Dala. Nuktok, nagluya si ma'am. Kay walay kaon. Kugidala kay. Gidala na ko sa silingan mo. Gipakaon si Renzo. It's 90s. Buhi, praise the Lord. Aleluya. Ako sa hiling, doon na siya dakong samad sa ulo. Doon na siya mga kuandis ang lawas. Murag mga agig paso. Sentil, doon siya ang kamot po, doon ay mga samad. Natungha yung among anak nga buhi. Kuan sa mo ang gihon ang hunak ba murag na luag-luag. Ano ang nangyari kay Renzo? Saan ba siya napunta? Paano siya nabuhay sa loob ng siyam na araw na pagkawala? At meron ba talaga sa kanyang kumuha? Itaguan siya, silingo na to. Akong ipungutahan na siya, di ang kagikan dong. Isa lang ang makasasagot nito, si Renzo mismo. Ang misteryo sa likod ng pagkawala ni Renzo, susubukan nating alamin ang katotohanan mula mismo kay Renzo. Saan ka ulit dinala noong nakaraang nawala ka? Sa aming pagbabalik. 18 anyos na binata mula Dumanhog, Cebu. Siyam na araw na nawala. Itaguan siya, silingo na to. Hanggang sa ikasyam na araw na sinabi ng albularyo na lalabas si Renzo, buhay nga itong nakita. Naglingko si Dala. Nuktok, nagluya si ma'am. Kaya walay kaon. 90s. Buhi, praise the Lord. Aleluya. Ako sa hiling, doon na siya dakong samad sa ulo. Doon na siya mga kuandis ang lawas, murag mga agig paso, sentil. Doon siya ang kamot po, doon na mga samad. Ang tanging makasasagot kung ano talaga ang nangyari kay Renzo, siya mismo. Kaya sinubukan siyang tanungin. Saan ka ulit dinala noong nakaraang nawala ka? Pero si Renzo, hindi maipaliwanag kung anong nangyari sa kanya. Renzo, tapos ka lang kumain, Renzo? Si Renzo kasi, isa pa lang, pipi. Akong ipungutahan na siya, di ang kagikan dong. Igo naman siya mo ingon. Ano? Batol laminsa. Wala talaga akong sa isip ko, ma'am, na inano siya ng masamang tao. Posibleng inano siya ng hindi katulad sa atin, yung mga engkanto. Pag sinabi mo na ito ang nangkuha sa'yo, mas madaling tayong maniwala. So yung mga engkanto, it's just one of the manifestations ng mga tao. Para again, ma-explain, maintindihan kung bakit ba nangyari yung mga hindi natin ma-explain. Maraming possibilities, ma'am, na nakasurvive si Renzo. Sa atin, human instinct, kung gutom na tayo, pwede siyang nakakita ng ma-intake na fluid. Maraming alaman sa kanyang kapeligiran na pwede niyang kainin. Pina-check up ng aming team si Renzo. Sige, kinahaglaw. Yung malaking sugat sa ulo, may nana na siya. Baka yung bacteria is mag-spread na sa brain. So, bibigyan ko siya ng antibiotics. Very limited ang language development niya. Sa tingin ko eh, si Renzo is suffering from yung tinatawag namin na intellectual disability or more commonly known as mental retardation. Ang pinakamaganda is bigyan siya ng IQ test. If yung intellectual age is about 5 years old and above, pwede pa siyang matrain to do certain things. Ang among buhaton ron nga among hugta na gyud sa pagbantay ng among anak nga matiman siya sa pag-ayo. Mayroon naman kaming tao doon na nagmonitor din sa kanya. 90s. Buhi, praise the Lord. Aleluya. Palaisipan pa rin kung anong nangyari kay Renzo sa loob ng siyam na araw na siya'y nawala. Pero sa ngayon, ang mas mahalaga, nakauwi na siya sa kanyang pamilya. At ang pag-aalala nila, nagwakas na. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, kasabay ng pagbukas ng kaliwat kanang food stalls. May budget kayo? Ang pagdagsa naman ng mga turista dito sa Katangnan Bridge sa Siargao. Narito sila para kumain. I love the sunset and the food and nice people to talk to. Mag-skating. At mag-sunset watching. At karamihan sa kanila, mga dayuhan o afam. It's nice to watch the skaters and a lot of nice people here. I'll come back. Kaya ang bansag tuloy sa tulay na ito ngayon, Afam Bridge.
ginawa po ang Katangnan Kabituunan Bridge noong 2016. It was finished around 2021. Ang length po ng Katangnan Kabituunan Bridge, it's about 348 meters. Dito, marami raw nakatagpo ng kanilang pag-ibig. Si Manilyn na born in the island and raised by the seas ng Siargao, o diba, paborito raw tambayan sa isla ang Afam Bridge. Hindi na yun maiwasan tumingin sa mga Afam. Pag nakakakita ako ng foreigner na mag-co-full, ay sana ganyan din ako. 18 anyos si Manilyn nung nagtrabaho sa Maynila, kung saan nakilala raw niya ang unang Afam na bumihag ng kanyang puso, isang Amerikano. Nagkaanak kami. Yung nagbuntis ako, umuwi ako dito. Pero si Manilyn may nadiskubre. May asawa from Thailand. Kaya mag-isang itinaguyod niya ang kanilang anak. Nagtrabaho sa isang bar sa Siargao kung saan naman niya nakilala ang sunod na Afam na inakala niyang hihilom sa sugatan niyang puso. 1 week kami sa Cebu nagsama. Bumalik na siya sa Florida. Siya yung nagsusupport sa anak ko. Hindi ko alam kung babalik ba siya. Dami niyang dahilan. At ewan kung bakit Afam magnet daw talaga si Manilyn. Dahil sa 3rd pagkakataon, umibig na naman siya sa isang foreigner mula naman sa Australia. Iniisip ko baka ito na yun. Sana Lord, sana ito na nga. 1 week siya nag-stay dito. Sa 1 week na yun, nakabuo kami. Yun yung pangalawa ko. So sinabi ko sa kanya, parang nashock siya. Iniisip niya, sa akin ba yun? Nasaktan ako. Pero si Afam number 3, lumipad pabalik ng land down under. Since nung nag-birth ako sa baby ko, pangalawa, hindi na siya nagkukontak until now. Si Manilyn, sa pang-apat na pagkakataon, nag-fall naman sa isang Swedish guy. Ang dahilan din yun ng paghiwalay namin, ma'am, away. Kala ko another. Ay, Diyos ko, ang ganda talaga. Ang ganda ng beauty. Sa kakahanap mo ng the one, minamalas pa rin. Kaya si Manilyn madalas magmuni-muni sa Afam Bridge, nangangarap na ang susunod niyang mamahalin ang taong handa na raw siyang seryosohin. Hanggang dito nga nag-cruise ang landas nila ng Australianong si Blake. Nag-celebrate siya ng December 25 sa bahay ng friend ko. Hanggang doon nag-umpisa yung pag-uusap namin. Si Blake na inlababo raw agad kay Manilyn. Sabi ng asawa ng kaibigan ko, ano bang ginawa mo? Bakit daw patay na patay sa'yo? Sabi ko, iwan ko. Pero si Manilyn, may agam-agam. Kung mamahalin ako, mamahalin din yung mga anak ko. At si Blake, literal na isang linggo lang din sa Siargao, umuwi na ng Australia nitong Enero. Alam ko na mga style ng mga foreigner, pupunta dito, tapos uuwi. Kontak lang saglit, tapos wala na. Isang linggong pag-ibig lang ba talaga ang lahat? Gaya ni Manilyn, tambayan din ng surfing instructor na si Merlan ang Afam Bridge. Kaya pa ako nandito madalas kasi po nakakawala ng pagod, tapos ang sarap tingnan ng mga tao, ibang lahi, tapos maganda yung sunset. Hindi naman daw sa pagmamayabang, pero si Merlan ma-appeal daw talaga sa mga foreigner. Marami talaga nakatingin, yan, nagpapansin, nakangiti palagi, gusto talaga nila na aakitin ka. Si Merlan, aminadong chick boy, hanggang nakilala niya ang nagpatinuraw sa kanya, ang tiga Netherlands na si Imka. Always smiling, very nice. Muna na pagkita, tingin ko barkada lang kasi hindi naman talaga kami nagkatingin na maayos. Sa paglipas ng mga araw, hindi na lang hilig ni na Merlan at Imka sa surfing ang nagtagpo. Pati na rin daw ang kanilang mga puso. Masarap kasama. Nakakatawa lang kasi palaging nakasmile, walang problema. He's my first boyfriend. I feel really safe with him. He's really sweet, very caring of me. We always have a good laugh. At ang pinaka-romantic date spot nila, walang iba kundi ang Katangnan Bridge. Madalas naming bonding dito, skating talaga, tapos yung Sunset Bridge. He goes fishing, I go skating. Pero ang masasayang araw nila sa isla, mauudlot muna. Kahapon lang kasi, si Imka umuwi na ng Netherlands. Nakakatakot rin kasi, syempre na-inlove na rin ako sa kanya. I promise that I will come back in June. Please trust me, I never find someone here. Samantala, kung inakala niyong isang linggong pag-ibig lang na naman si Manilyn at Blake, nagkakamali kayo. Dahil matapos bumalik ng Australia ni Blake,
tuloy pa rin daw ang kanilang komunikasyon. Sabi naman ng kaibigan ko, seryoso daw siya. Okay, kung seryoso talaga siya, seryoso din ako. Wala rin daw issue kay Blake kung may anak si Manilyn sa una niyang mga nakarelasyon. Sabi niya, siyempre, tanggap ko at saka mahilig siya talaga sa kids. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Plano raw ni Blake na bumalik ng Siargao sa Hunyo para mas mahaba niyang makasama si Manilyn at para pagplanuhan ang kanilang future. Halos ganyan ang sinasabi pag nakapag-boyfriend ng foreign ganyan. May foreigner na naman, ang habol ganyan, pira daw, mapaayos lang yung bahay. Yung bahay nga namin ngayon, hindi pa tapos. Kung may foreigner ba ako, hindi sana tapos na yan. Awayin ko daw, ay naku, hayaan nyo na lang inay. Samantala, nitong Biyernes. Hi! How's your last day at work? Good, I'm happy to get home. I'm waiting at the airport. I miss you. I love you more. Wala siyang kamalay-malay na may ipinadalang sorpresa sa kanya si Blake. Yes, I've got you something today, of course. Thank you, babe. You always take care and thank you for loving me. Magkalayo man ang pinagmulan, magkakaiba man ng pinanggalingan, ang kanilang mga puso sa isang tulay nagdugtong. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.